Atensyon mga food trippers at negosyante wannabe! Dahil ngayon na ang panahon para kayo ay mag-explore at mag-explode sa dami ng pagpipilian ng masasarap na pagkain sa online at maging sa mga pisikal na restaurant na pwede na ngayong ligtas na puntahan. Alam nyo bang pwede rin itong gawing mga patok na negosyo? Ang kailangan nyo lang manood, makinig at maglista kayo ng mga dapat tandaan sa SWAC na food business. Team Payaman tayo ngayon dahil back to business means back to busog. Deliveries at takeout, yan ang nakagawian ng halos lahat sa nakaraang mahigit na dalawang taon. Pero ngayong business is back with a vengeance, ika nga. Maraming negosyo ngayon lalo na sa mga kainan ang nagbukas na ulit at fully operational. Lumalabas na rin kasi ang mga tao, kaya naman dine-in is back. Na lang nitong patok na chicken business na mula pa sa South Korea, ang Oma's Chicken, na nagsimula lang sa bahay. During the pandemic kasi, pati kami affected eh, sa lakang trabaho, nag-isip ako na pwedeng negosyo na nasa bahay ka lang. So naisip ko nga itong, yun nga, yung home delivery business, pero chicken ang product. Ang produkto, simpleng fried chicken lang. Pero may twist na masarap. Ito ang proseso. Pagkatapos prituhin to golden perfection ang buong manok, hahatiin ito sa dalawa. Saka papahiran ng dalawang unique Korean flavors ang bawat kabiyak. At sa isang saglit lang, ayan na! Isang manok with two flavors kaagad. Oh, ito na ang katotohanan. Gutom na kaming lahat. After working, we have this special Oma's K-Chicken. Meron palang K-Chicken. O ito na, your happiness in a box. O bakit happiness? Ang laman kasi ng bawat isa dito ay half-half chicken na iba-iba ang flavor. Pwede kang pumili kung anong flavor mo, anong itsura. Nakakagutom. Ito, bulgogi and sweet chili. Charan! This is the bulgogi and this is the sweet chili. Oh, ito naman, hikoli barbecue and spicy bulgogi. Oh, I think this is something you love, right? With rice, merong black bean and saucy orange. Oh, ayan yung black bean and the saucy orange curry sauce. Itong akin, Korean bagnet and salted egg. This is my choice. So all these are different combinations that you can choose from. O tingnan nyo na lang sa caption na. With this kind of rice, tadaaa! Naka-wrap sa seaweed, o hindi ba? It's the best! Tadaaa! Korea na Korea ng dating. Ready to eat Oma's K-Chicken. Your happiness in a box. Tadaaa! Mayroong 12 exciting flavors na pagpipilian dito. You can try them all and sure daw na pasado lahat sa panlasa ng mga Pinoy. Pero hindi lang benta ito sa lasa. Dahil patok din ito ngayon para maging source of income hindi lang kina Jem, kundi sa maraming negosyanteng sumubok na nationwide. After 3 months kasi nakita ng mga kaibigan, nakita sa Facebook, sabi nila pwede ba kami mag-franchise. So doon na ako nagsimula mag-offer ng packages. Ginawa ko yung talagang kayang-kaya lang ng isang mag-i-start ng business. So mababang-mababa lang yung franchise niya. Tapos yung mabilis din niyang ma-recover. Si Ronil, na taga Butuan, believe it or not, kumikita na siya ng 30,000 pesos a month. Nung dumating yung business opportunity, which is the Oma's K-Chicken, talagang mas natulungan kami. Despite sa pandemya, na itutuloy pa rin namin yung mga pang-araw-araw na gastusin. And nakakapagtapos naman ang pag-aaral dun sa mga pinapaaral namin. Ngayon,
Level up na ang Omas Chicken. Meron na silang kauna-unahang dine-in restaurant dito sa Metro Manila, ang Omas Chicken Branch sa Holy Spirit Drive sa Quezon City. Gusto ko yung salted egg nila na flavor din. At saka madami kasi silang flavors, iba-iba. Unlike sa ibang chicken shop na simple chicken lang. Hindi lang sa labas yung flavor, meron pa sa loob. Hindi katulad ng ibang chicken na sa mga restaurants na natitikman mo lang siya sa labas. Pagdating sa loob, wala na siyang flavor. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan. K-Magic Skin Cream for Body. Dahil sa Korean invasion sa Pilipinas, pati mga kilalang pagkain ng mga Koreano, patok na rin sa mga Pinoy, lalo na sa mga kabataan. Ang kimchi at samgyupsal ang mga pagkaing bentang-benta ngayon sa merkado. Kaya ito ang naisipang bigyan ng kakaibang twist ng Pinay entrepreneur na si Vien Nicdao. Ang dine-in experience ginawa niyang on the go. Dati kasi, di ba, hindi man din mga samgyup unlimited, like yung mga dine-in. So, nilagyan namin ng twist yung samgyup OTG. So, rice bowl na siya, complete meal. Kung ano yung mga meal sa unlimited, like yung mga side dish na kimchi, meron kaming mga fish cake, lettuce. So, complete meal na siya. Tulad ng nakasanayang samgyupsal, ang proseso ng pagluluto ng kanilang samgyup on the go, niluluto ito sa frying pan with natural oils para healthy. May kimchi din na may red bell pepper, kaya manamis na miss. Specially designed ang kanilang produkto sa mga taong sobrang busy at laging nagmamadali. Always fresh kami kasi yung aming supplier, so bago dalhin sa amin yung kinakat nila ng fresh and then pina-vacuum sealed para iwas contamination. Yung sauces namin, mayroon din kaming sariling supplier na sa amin lang talaga. Available in 3 different sizes ang kanilang samgyup, small, medium at large. Solve ka na dito, depende na lang sa laki ng gutom mo. Agad pumatok ang ganitong setup ng samgyup ni Vien dahil iwas usok sa dine-in at ang iba ayaw din kasi ng nagluluto. Saka gustuhang makatulong din ni Vien sa mga taong gustong magsimula ng sariling negosyo, binuksan niya ang franchising ng kanyang samgyup on the go nationwide. At laking gulat niya na marami ang interesado. Isa si Joanna na taga Cavite sa sumubok pasukin ang food business na ito. Bukod sa business-minded kasi siya, paborito daw niya talaga ang mag-samgyup. Number one, gusto ko yung samgyup. And then number two, kulang kasi sa oras ngayon yung mga tao eh. So gusto ko ng samgyup eh, pero wala akong time. Or gusto ko ng samgyup pero naka-diet ako. So gusto mo lang ng minimal portion. Gusto ko ng samgyup pero may budget lang ako eh. So yung sagot is samgyup on the go. Good income din daw ang pinasok sa bulsa ng food business na ito sa retired hotelier na si Ramil. Matagal na daw niyang kasing pangarap ang magkaroon ng sariling negosyo at yung walang amo. Alam niya sa business ng pagkain siya aasenso dahil ito ang hilig niya. Tulad natin, kumain! Iba yung feeling pag sa'yo yung, ano mo eh, yung minamanage mo. Fulfilling siya. Of course, meron akong time ngayon sa pamilya ko. Unlike nung nagtatrabaho ko, definitely 12 hours, 14 hours of your time spent on your job. Dito naman, namamanage ko na siya. Most of the time pa kasama ko yung mga anak ko. Promising daw ang income dito dahil sa loob lang daw ng halos 3 buwan, bawi na daw ang kapital mo. So yung for as low as 88,000 na aming package ng samgyup OTG, so pwede kang kumita ng 5,000 per day. Nag-ooperate ka ng per day, so pwede kang kumita ng ilis nyo yung mga expenses nyo. Siguro ang conservative is mga 50,000 ang pwede na lang kitain. So ilang months lang bawi na po nila yung kanilang ROI, yung pinuhunan nila sa amin. We wanna make sure na i-guide namin kayo. Alam nyo bang, ayon sa isang kilalang entrepreneur guru na si Dr. Carl Balita,
food business talaga ang pinakamatatag na negosyo sa bansa. Ang pagkain kasi ang talagang hinahanap natin at willing tayo to experiment on food. Kaya yung negosyo nagtatrive sa food kasi that's where innovation can actually occur with the market ready to experiment and be inquisitive about it. Ibig sabihin, ang key element kasi ng business success is innovation. At sa pagkain, ang pinakamagandang innovation kasi yung merkado ay laging curious and willing to try something that's new. Pero may paalala si Dr. Carl sa mga batang negosyante o mga nagsisimula pa lang, ha? Parang tatakbo tayo. Ready, set, go. Ready, i-ready mo ang negosyo mo na mayroong unique selling proposition. Set, i-set mo ang sarili mo. Ang sikreto nasa sayo. Okay. Pero ang mahalaga, i-set mo rin yung lahat ng kailangan ng enterprise mo. At pag sinabi kong go, huwag ka nang patumpik-tumpik pa. Pag may idea ka, simulan mo gano'ng kaliit, simulan mo. At ang formula na nakinatutunan ko is think big, start small, then keep simple. Laging tandaan lang na dapat balanse ang buhay. Eat well, work hard, and save harder. Dahil dapat team payaman tayong lahat. Para sa marami, walang ligtas sa sakit na diabetes dahil sa pagkain, lifestyle, o kaya namamana sa dugo. Ordinaryong tao, kahit pa mga kilalang personalidad, maging mga bata, pwedeng dapuan ng ganitong karamdaman, pero hindi naman ibig sabihin na ito na ang katapusan. May pag-asa pang labanan ng sakit na diabetes para maiwasan ang komplikasyon. Tutok na dahil alam kung hindi kayo, may kakilala kayong may diabetes. Dahil eto na rin ang mga pinaka-latest na mga tips at paraan na dapat ninyong malaman dahil ang mahalaga, huwag papatalo sa diabetes. Mahigit 4 milyong Pilipino na ang may sakit na diabetes. Isa sa bawat 14 na Pilipino ang kinakapitan ng diabetes. Ang nakakabahala pa, ayon sa Philippine Statistics Authority, pang-4 na sa pwesto ang diabetes sa pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga Pinoy, sumunod na sa heart attack. Maging ang mga sikat na personalidad tulad ni Gary V, hindi rin nakaligtas sa diabetes. Hi guys! Welcome back to our channel. Laking gulat din ng netizens nang malamang ang bunsong kapatid ng vlogger na si Ivana Alawi na si Mona sa edad na 7 taong gulang lang nang ma-diagnose na ang bata ay may diabetes. Insulin ko po, hindi po to cellphone. At ang sobrang asukal nga sa katawan ang sinasabing dahilan ng pagkakaroon ng diabetes. Pero ano nga ba ang totoo sa diabetes? Ang diabetes ay isang uri ng sakit kung saan hindi sapat o hindi nagagamit ng mabuti ang insulin na inilalabas ng ating katawan. Ang insulin ang tumutulong para maging normal ang ating blood glucose o blood sugar. Kung hindi maagapan ang diabetes, ay maaaring mauwi sa mas malalang komplikasyon. Si Aling Nelinda, mahigit 20 taon nang may diabetes. Paano kayo napahirapan ng diabetes? Paano po nagbago yung buhay nyo? Panglalabo, nakikilo, yung hindi ka na makakilos ng normal kasi mamaya nahihilo ka na naman, nahinga ka na naman. Hindi po nagiging tuloy-tuloy na ang trabaho. Sumpa na kung ituring ni Nelinda ang diabetes. Ang kanyang tatay ay namatay din sa sakit na ito. Ang asawa naman niya, naputulan pa ng paa nitong Agosto. Ganon din ang sakit. Ano po ang pinakamasama ninyong karanasan? Nahilo po ako sa pagbaba ko sa jeep. Na hindi ko po alam na diabetic na pala ako noon. Okay. Doon po kasi parang na mental block na po ako noon that time. Parang halos malaglag na siguro kayo noon. Opo, nakahawak na lang po ako sa poste that time. Iba naman ang naging laban ni Rowena sa diabetes. 28 years old lang siya noon ang kapitan ng ganitong sakit at hanggang ngayon ay patuloy siyang lumalaban.
lahi kami ng diabetic. Talagang may diabetes na both mother and father side ko. Kasama na doon ang mami ko, ang kapatid ko. Tsaka sa father side ko, yung mga kapatid ko, yung mga tiyahin ko. Tsaka mga pamangkin ko rin. May pagsisisi ako kasi nagpabaya ako. Alam ko na ang mami ko, ang lola ko, ang lolo ko, lahat may mga diabetes. Nagsisi ako kasi bakit pinabayaan ko? Ang hirap pala ng may sakit na diabetes. Nagkaroon na rin ang ginang ng komplikasyon, kaya mas lalo siyang nahihirapan. Dapat sigurista tayo, huwag tayong mag-diabetes. Mahalaga rin na may alam tungkol sa sakit na ito na bumabagabag sa napakaraming Pilipino. Lumabo ang mata ko, magkaiba silang dalawa ng grado, at saka yung retina ko numipis, kaya na laser yung mga mata ko. Kasabay sa paggunita ng World Diabetes Day ngayong taon ay ang mga bagong siyentipikong pag-aaral sa United Kingdom ng Juvenile Diabetes Research Foundation, kung saan nagsasagawa na ng clinical trials ang ilang mga researcher doon para makapag-produce ng human insulin-producing cells sa pamamagitan ng stem cell therapy. Ang University of Birmingham din sa abroad may pa-testing trial din para malaman kaagad kung ang isang bata ay malamang na magka-diabetes. Tinatawag nila itong Early Surveillance for Autoimmune Diabetes o ELSA. People think can get diabetic by consuming too much sugars, but actually is the many factor other can affect to the diabetes, such as genetic, comorbidities, which is obesity, hypertension, and also the environmental like smoking and also that sleeping less. Hindi rin dapat sobrang taas o sobrang baba ang level ng blood sugar dahil panghabang buhay na sakit ito. Hashtag you need to treat yourself well. To manage diabetes, actually, we have two-way approach. Number one is to reduce the complications or prevent the complication. The second one is the how to reduce the blood glucose. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. Glupako soap. May mga bagong pag-aaral ngayon na nakakatulong talaga ang exercise para mas makontrol ang blood sugar sa katawan. Nandyan din ang mga insulin pumps na ilalagay sa hita o braso para ma-monitor ang dugo. Mas magandang alamin din kung ano ang mga meal replacement drink na may VitaDigest solution na makakatulong para ma-maintain ang normal na pangangatawan. Ito ang makabagong formula ng isang nutrition powder for diabetic persons, kung saan may special na kombinasyon ng slow-release carbohydrates na kakatulong para masustine ang enerhiya ng iinom nito at hindi ka gugutumin kaagad, para kahit isang baso lang ang iinumin, long-lasting busog ang pakiramdam. Diabetesol is the meal replacement. If someone missed their breakfast or dinner, so can replace with the diabetesol. Diabetesol has isomaltulose. Isomaltulose is make your blood sugar is not spike suddenly, but they are really slow release. Sa pamimili ng nutrition powder for diabetes, dapat ay siksik ito sa vitamins, minerals, fiber, mayroong low glycemic index, at high calcium. Sa mga may sakit ay huwag pasaway para ma-sustain ang tamang level ng inyong blood sugar. Pero kung hindi maiwasang maghanap ng masarap na inumin, may kakampi na silang safe na meal replacement drink. May vanilla, chocolate at cappuccino flavor. May zero calorie sweetener na ring mabibili. Bakit hindi maganda ang tanggap ng katawan ninyo doon sa mga medikasyon? Una po, meron po akong iniinom na namamaga po ako, namamanas ako. Kaya po, nagkaroon na po ako ng second choice na magpatingin uli. Pinalitan yung gamot ko, tapos may nirecommend po sila sa akin. Isang inumin na
napakalaki na naging epekto sa akin. Ayun, okay. So, yun ang tumugma sa pangangatawan ninyo. Opo. Pagbigyan nila sa akin, tinesting ko po, malaki po yung naging pagbabago. Yung isang basong diabetasol, okay na sa akin yun. Makakatulog na ako nun. Dahil 1 meal na rin yun eh, na makaka-okay pa. At saka siguro, isa sa nakatulong sa akin, sa laki ko na to, sa tabako na to, siguro mas mataas pa rin talaga yung, dataas pa yung diabetes ko. Pero ako, hindi ko pa na ano yun. Siguro dahil nga, nami-maintain ko, at saka sa gabi, yung pag-inom ko ng diabetasol. Sa ngayon ay wala pang permanenteng lunas sa sakit ng diabetes, pero moderno na ang paraan ng paggagamot at pagmamantinin ng sakit na ito. Hindi na tayo dapat patalo, nag-goodbye man ang ilan sa mga sweet treats, kumakaway naman ang sweet life sa kanila. Dahil ngayon ay wala na silang takot sa sakit na diabetes at sa komplikasyon nito. Iba talaga ang may alam na bago, di ba? Safe na, healthy pa. Kumusta na ang mutya ng masa? Kilalang matapang at palaban. Terror din sa mga pasaway. Mahusay na broadcaster at mapagmahal na nanay. Yan ang personalidad ng Batikang Mamamahayag at aking personal na kaibigan na si Doris Bigornia. Pero sa likod ng kanyang beast mode na karakter at tagumpay sa kanyang karera, ang headline maker noon, ngayon siya na ang laman ng balita dahil sa kanyang mga pinagdaanan sa buhay. At sa pambihirang pagkakataon, handa nang ikwento ni Doray ang kanyang pinagdadaanan. Kumusta na? Mutya ng masa? Ako po si Doris Bigornia, mutya ng masa. Now, signing on! Ating pumutya ng masa si Doris Bigornia. Doris, umpisa pa lang ng speech ni Pangulo. Handa na ba kayo doon daw sa sinasabi na? Ano yung magpapasaya sa'yo? Tuloy na wala. Dekada 80, nang unang narinig ang boses ng masa sa katauhan ng isang matapang na babaeng reporter. Ang pangalan niya, Doris Bigornia. Pambato ng istasyon ng ABS-CBN sa pagkalap ng mga balitang mahihirap gawin tulad ng gera, kalamidad at mga sakuna. Baka naman po pwede ako makalapit-lapit ng kaunti doon. Kilalang walang kinatatakutan at handa sa lahat ng hamon basta't pagbabalita ang pag-uusapan. Ay, palang ganun, trip-trip lang yun. Dahil sa kakaibang estilo ng kanyang pagre-report, naging parte na si Doris ng bawat pamilyang Pilipino. Ultimo mga paslit, naging idolo siya. At no doubt, sumikat naman talaga ng husto ang astig na babaeng mamamahayag na binansagan pang mutya ng masa. Hindi naman sikat, kundi nakikilala. Hindi lang kasi trabaho ang turing ni Doris sa kanyang propesyon, kundi ito ang kanyang buhay. Bawat hawakang issue, pinag-aaralan niyang mabuti. Dahil hate na hate niya ang maiskupan. Hindi lang sa pagbabato ng balita mahusay itong si Doris dahil palaban din siyang komentarista. Lingid sa kaalaman ng karamihan, sa likod ng matapang at palabang imahe, si Doray ay isang napakabuting ina sa kanyang dalawang anak. Who wouldn't want Doris Bigornia as a mom? Mapagmahal na kapatid at ibang klaseng kaibigan. At ngayong siya ay nakaharap sa kaliwatkanang hugot at pagsubok sa buhay. Bilang isa sa pinakamatagal na niyang kaibigan at kasama sa pagbabalita, ito ang tamang oras para kumustahin ang nag-iisang mutya ng masa. Ayun! At matagal-tagal na ako hindi napupunta dito, pero sa pambihirang pagkakataon, bakit ba hindi ko ito naisip gawin dati pa? Eh kasi nga nagpandemya. So ngayon, tayo makikipag-usap sa isang kasabayan ko nung mga panahon na hindi naman bell bottom, ano? Hindi naman bell bottom, pero malapit-lapit na doon. Ah, pads! Mga pads, mga bangs, malalaking buhok, spray net, high heels. Ayun, ang mutya ng masa, ang tumatanda ng paurong tulad ko, Doris Bigornia!
Likas na masayahin si Doris kahit maagang naulila sa kanyang ina sa edad na 1 taong gulang. Pangalawa siya sa bunso sa 11 magkakapatid. Hindi pagiging journalist ang pinangarap na trabaho noon ng batang si Doris. Mula paslit ka, anong pangarap mo? Do you remember? Teacher. Oo, masermon siya. Ayak, pwede rin pare. Mayak. Pari talaga. Oh. Ibig sabihin lang, nung mayakyak ako. Mayakyak? Oo, at saka gusto ko yung ako yung nasusunod. Ayun! Nang naulila sa ina, ang veteranong periodistang ama na si Amante, Amang Bigornia na, ang nagtaguyod sa kanilang pamilya. Kwento ni Doray, bata pa lang siya noon ay tinanong na niya sa kanyang sarili na bakit wala ang kanyang tatay sa mga importanteng okasyon sa kanilang buhay. Ang naaalala ko, lagi siyang wala. Pag birthday, wala. Bilan mo siya ng regalo, bilan mo siya ng cake kasi birthday niya. Pero wala siya. Ah? Bakit? Nasa coverage. Kasi nga, reporter siya. That's why I said, pag lumaki ako, hinding-hindi ako magiging reporter kagaya niya. Naging mas matindi pa ako. Naging mas matindi pa ako. Sa edad na 18 ay sumabak na si Doris sa mundo ng pagbabalita. Una siyang naging field reporter sa Maharlika Broadcasting System o MBS na ngayon PTV4 na ng gobyerno. Ito ang unang beses na kami ay nagkasama at nagkakilala. Nag-aaral pa ako noon pero ano na siya, nandun na siya. Kay Doris ako takot dati. Dahil kung mag-estima ka, bakit ang sabi mo ko? Ako mula ulo hanggang paa. Ganyan ba? Eto, nung nakita ko namin, ganyan, mukhang Mama Mary, ang ganda niya. Nakaputi pa siya nung una ko siya nakita talaga. Oh. Ganun ah. Oh, sige, lalala mo. Initiation. White stockings ka pa talaga. Para ka talaga. Madre. Aparisyon. Oh. Ang puti-puti mo. Puti pa yung medyas mo, puti yung sapatos mo, puti ka talaga. Alam mo, assignment binigay sa'yo? Oo. Sunog. Pag uwi mo. Anong itsura ko? Hindi ko na matandaan. Parang galing ka sa Les Miserables. Matapos ang EDSA People Power Revolution, sinubukan namin ni Doris na pumasok sa ABS-CBN Network o Channel 2. And the rest is history. And ang kauna-unahan na 4 sa newsroom ng ABS-CBN ay hulaan ninyo kung sino. Corina, Doris, Becky, David Nye. Apat na tao lang tayo noon, 2 typewriter. Oo. Dito na siya nagsimulang makilala. Ang mga assignment at coverage na halos pang lalaki. Hindi yan inaayawan ni Doray. Kahit minsan-minsan, munti ka nang ma-excuse me ng bala, nang mabaril ka, kahit ganun, mas gusto ko yung ganun. Hindi ko nga alam kung mahal ako ng opisina ko eh. Kasi lahat ng ganyan pinapapunta. Parang gusto nilang mamatay ako. Hindi nakapagtataka na humakot na rin siya ng iba't ibang mga parangal. At natutuwa siya na ang karamihan dito ay galing sa mga kabataan. At sa loob lang ng ilang dekada sa industriya, ipinagmamalaki niyang naging patas at tapat siya sa paglilingkod sa publiko. Sa tagal-tagal ng pagiging nasa radyo ko, or kahit doon sa telebisyon, wala akong libel, wala akong reklamo. May magreklamo man, nasasagot ko at nalalaman Manila, natama naman ako. Sa pagdating ng mga anak na si Nikki at Lorenzo sa kanyang buhay, aminado ang matapang na reporter. Ito na ang pinakamabigat pero pinakamasaya niyang assignment sa buhay. Lalo pat siya'y isang single mom. Ayaw ko silang iwanan. No. Kasi hindi ako natatapos bilang nanay. Kailangan nila ako. Pero sobrang mahal. Sobrang mahal ko sila. Sa akin nga, sabi ko sa iyo, di ba? Yung children, they are everything. My life.
Isang araw, ginulat ni Doris ang madlang people. Ito ngayon ang braso ni Doris. Puro mga turok. Turok yan ng dialysis. Ito braso de Doray. Braso de Doray. Oh, diba? Okay. So ito ang Doris ngayon. So ang Doris na kilala namin dati, hanggang ngayon naman eh, talagang feisty, palaban, sa kahit sino haharapin, walang uurungan, gera, politiko, kakayanin niya. So ngayon, ang kaharap niya ay sakit. Sakit na hindi na talaga niya naiwasan. Yun ang tatanungin natin sa pagbabalik ng Rated Corina. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit! You have the Deo Roll on for day and at night para manuot ang whitening kilikili underarm serum. Double action na yan for your kilikili! Bago pa Pebrero 2020, nanggulati ni Doris Bigornia ang masang Pilipino dahil ang newsmaker, siya na ngayon ang laman ng balita. Inatake sa puso ang mutya ng masa. Feb 12 yun, di kasal. Feb 17, birthday ko. Ayos, di naman, nom-nom, di ba? Happy-happy, joy-joy. Feb 22, inatake ako sa puso. I didn't even know na atake sa puso na pala. Anong naramdaman mo? Wala. Hate ko magpatingin sa mga doktor because... Alam ko yan. Alam ko na pagka nagpatingin ako, makikita nila ang dami kong sakit. Na yun ang iniwasan ko. Sa biglaang pagkaratay, hindi napaghandaan ng veteranong news reporter ang kanyang karamdaman. Pero dahil sadyang marami ang nagmamahal, tulong-tulong, sama-sama ang mga kaibigan at mga tagahanga, nag-ipon para sa kanyang pang-bypass operation sa puso. Pero hindi lahat ay mayroong mabuting kaugalian dahil ang iba, imbis na magmalasakit, nagdiwang pa daw sa kanyang malungkot at seryosong sinapit. Hindi ko akalain na meron akong mga ganong fans. Alam mo yung mga tumulong? Ma'am, ito po ang aming bibigay sa inyo. Sana gumaling ka. Lagi mo kaming pinapasaya. Natutulungan mo kami dahil sa programa mo. Wow! Hindi ko akalain na... Tingma magkano yung mga binigay? Bumi, malaki. Alam mo, meron nagbigay. 5 pesos. Wow! 9-year-old na bata. Sabi niya, sorry ma'am, ito lang ang maibibigay ko sa'yo and prayers. Kaya natandaan ko lahat yon. Kahit may mga nagsasabi, can you imagine may nagsasabi, good news, inatake sa puso si Doris Bigornia. Bad news, buhay pa siya. Wow. Heart failure ang sinasabing dahilan ng kanyang muntikang katapusan. Nagkaroon na rin siya ng diabetes at chronic kidney disease dahilan kaya siya dinadialysis. Ang kanyang baga noon ay nagkaroon na din ng tubig, patong-patong na komplikasyon ang dumapo sa veteranang reporter. Pero fighter si Doris, kaya laban lang. Nakarecover at sabi nga niya, hindi pa niya oras. Mayroon pa ako sigurong misyon sa mundong ibabaw. Literal na kahit kamatayan, hindi inurungan ni Doray. 3 beses sa 1 linggo kung siya ngayon ay idialysis. At sa lahat ng sakit at hirap na kanyang nararamdaman, hindi niya maiwasang tanungin ang langit. Bakit siya pa ang nagkasakit? Honestly, hanggang ngayon, hindi ko matanggap na nangyari sa akin ito. Hindi ko matanggap. Hindi ko matanggap. Sa dami ng mga, sa buong karir ko na ang dami kong tanong na nasasagot eh, di ba? Kasi hindi ako tumitigil hanggat hindi nakakakuha ng sagot eh. Ngayon meron akong tanong, isa lang eh. Bakit ayaw sagutin? And the question is, why me? Why me? Not because hindi ko deserve dahil mabait ako or whatever, hindi yun ang iniisip ko eh. Hindi na ako makatulong. And sadly, ako ngayon ang kailangan ng tulong.
ba yun? Sa ngayon ay patuloy pa rin ang paglaban ni Doris sa kanyang karamdaman at mga hugot sa buhay. Pero hiling niya ang ating tulong at dasal dahil aminado siyang nahihirapan din siyang lumaban sa ngayon. Mahirap. Mahirap yung dialysis. And siguro, at the back of my mind, ayoko malaman ng audience na nahihirapan ako. Kaya when they say, oh, nakabalik ka na pala, oh, parang walang nangyari, oh, it took a lot of energy to come up with that kind of maayos pa rin siya, maayos ang kanyang boses, maayos ang... Mahirap. Kaya nga yan nga sabi ko, yan nga ang inaangak-ngak ko. Sa ngalan ng serbisyo publiko, patuloy pa rin si Doris sa pagteteleradyo. Ayaw niya kasing siya ay makalimutan ng taong bayan. Dahil mula noon hanggang ngayon, ang Doris Bigornia ay isang Amazonang palaban. How would you want to be remembered after everything? Mutianang Masa. Ay, ang ganda! Thank you. Yan ang Masa forever. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pilik mata at kilay. Ang maganda dito sa Love to Lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilik mata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference, pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. And mababawasan ang lagas, lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara everyday. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, a love to lash.